Ayan, so magandang araw ulit sa inyong lahat. Today ay i-share ko naman sa inyo kung anong nangyari dito sa isa kong alokasya. So ang tawag dito ay Alokasya Tigrina Superba. Ayan siya. So nung nabili ko ito ay 3 dahon siya. Pero ano nga ba nangyari sa kanya at isa na lang ang natira? So itong halaman na ito actually ay na minsan ay napagpapalit sila ng isa pang alokasya na kamukha niya. Yun yung Alokasya Zebrina. So halos pareho sila nitong yung dito part niya, yung tong petiole niya. Ganto din yung shape ng dahon niya. Pero for the Alokasya Tigrina Superba ay yung distinguishing mark niya ay mas elongated siya. Tapos medyo payat siya dito. And yung tubo ng dahon niya ay pa-upright, pa-taas, ganyan. So maganda siya tingnan actually kapag nag-lash siya. So yun, ganyan. Tapos yung dahon din niya ay medyo powdery. Ayan. Tapos dark. Tapos yung Zebrina, I think, ay mas parang green, mas clear, mas ano siya, mas mag-green siya kaysa dito sa Tigrina. Ayan. As to market price, ay medyo pricey na konti itong Tigrina Superba compared to the other Alokasya Zebrina. And siguro dahil ito kasing halaman na ito, ay finicky siya, considered as finicky. So mahirap siyang alagaan. Marami siyang baga, nung binili ko siya, as I mentioned, ay 3 leaves siya ngayon, isa na lang. So dahil nga ganyan ang nangyari, so ang ginawa ko ay nag-research ako kung ano ba't ang kailangan ng gantong klaseng halaman. So yun yung nagiging problema kasi minsan, pagka pumupunta tayo sa mga nursery, ay pag may nakita tayong maganda sa ating paningin ay bili tayo agad and hindi natin baga na pagtutuunan ba ng pansin kung ano ba ang requirement or ano ba ang proper care sa halaman na yun. Kasi syempre iba-iba ang halaman, iba-iba din ang pangangailangan. So ganyan. So yung sa akin, yung pagkakamali ko, hindi ko siya gaanong naaral masyado kung ano ang kailangan ba ng halaman na ito. So, ayan, isa na lang natira. So, nag-research ako. So, nung na-research ko, I found out na kailangan daw pala nito ng underpotting. So, hindi siya, ayaw niya yung nandun siya sa malaking pot. And, kailangan din, most of the time, ay dry yung medium niya. So, hindi moist ang kailangan ng halaman na ito. So, ang ginawa ko kasi, when I bought this one, I inquired from the seller kung what is the proper care or what are the proper care procedures for Alokasya Tigrina Superba. And I was told na the medium should be moist, it should be placed in a shaded area, mga ganyan. And it was advised na it should be repotted to a bigger pot. So I did all the suggestions. But, sadly, ito siya. Medyo hindi siya happy. So, ganyan. So, ngayon ang gagawin natin, itatry naman natin yung nabasa ko na kailangan pala nito ng underpotting and kailangan din na hindi moist yung lupa. So, i-maintain natin na dry bago tayo magdilig. So, make sure na tuyo muna ang kanyang medium bago natin siya diligan. Ayan, charging na. So, medyo, dahil pricey siya, so yung maliit lang yung in-acquire ko. Pero actually, napakaganda ang lush version at malaking version nito. Kaya mahal din siya. Kasi mahirap din pala talaga siyang alagaan. Now I know. Ayan. Ang ganda niya. Ayan. So, that is the Tigrina Superba. Alokasya Tigrina Superba. So, papakita ko naman sa inyo kung anong ginawa ko sa kanya based on my research. So, yun yung pag-underpot sa kanya. So, nilipat ko siya to a smaller pot. And, tingnan na din natin kung ano ang status na ng kanyang root system at baka doon ang magiging makukuha natin ang sagot kung bakit dahan-dahang nauubos yung dahon niya. Ayan, isa na lang surviving.
Ayan. Medyo mahirap kapag bigla mo siyang bigla mo na lang siyang binunot sa pot niya. Tapos dahan-dahan natin siyang babawasan. Ayan. Ayun, lumabas. So, ito na siya. Ito na ang ating ganyan lang pala kaliit yung tingnan mo yung root system niya. Hindi pa siya that well established. And I think muntik-muntika na siyang bumigay dahil sa pagkabulok. Ayan yung base niya kasi. Ayan yung base niya. Parang nabubulok yung base niya. So buti ay niripat din natin siya. So yun yung isa din sa mga pwedeng gawin na kapag dahan-dahang nauubos yung dahon ng kung kahit anong halaman na meron ka. Pag nag-start ng yelo yung isa or dalawang dahon, especially kung hindi yun yung oldest na leaf. Kasi kapag yung sa base na mga leaf, yung oldest leaf, ay yung leaf sa base, usually, nag-yellow talaga yun kapag tumatanda na. Pero kapag sa mga mid area, sa mga mid part of the stem, yun yung mga nag-yellow, yun yung medyo delikado. So, mas maigi. I-check na lang yung buong halaman, especially the root part, para malaman mo kung ano ba ang talagang kailangan niya. Like ito, dahil medyo nabubulok ng ibang parts, kailangan mong tanggalin yung mga patay na parts. So, iiwan mo lang yung active. Luckily, may active roots na siya. May naiwan pa siyang roots na. Ayan, so may chance pa ito of survival. So, mabubuhay pa ito. Linis na natin siya. Sana ay talagang tuloy-tuloy yung recovery niya. And magdagdag siya ng dahon. By the way, kapag ka titrim o nagpo-prune ako ng mga halaman, syempre huwag mong tatanggalin or puputulin yung pinaka-latest na dahon. Kasi doon lumalabas yung new leaf shoot, yung bagong shoot, leaf shoot dito. So yung kung mag-decide kang gupitan yung halaman dahil yung mga ibang dahon ay pwedeng infected ng mga kung ano-anong insekto or nage-yellow tapos kailangan ng trim. So make sure na yung iiwan mo na dahon ay yung pinaka-latest na dahon. Unless pati itong latest na dahon ay beyond saving na din. So, kailangan mo na siyang totally kakalbuhin mo na siya. And mag-iintay ka na lang talaga na magbibigay siya ng bagong shoot from the remaining part na naiwan. Yun ay medyo worst na na-case kapag ka talagang wala ka nang iiwan na dahon. Pero mataas pa din naman ang chance na mabubuhay siya as long as mabibigyan mo siya ng saktong pag-aalaga or yun, alaga, attention, ganyan. So ito na siya. Tinanggal na natin yung mga part na hindi naman hindi na siya din talagang active. Ayan, so malinis na siya. So from this spot, nilipat na natin siya dito, which has sufficient holes, drainage holes. So siguro naman ay hindi na siya mabubulok dito. So pinaka-ideal ay ganyan, no? Para wala talagang magstay na tubig dito sa base niya. Especially ito na konti lang ang natirang roots, dapat talagang well draining. Baga yung pot na gagamitin has good drainage holes. Ayun. So yung mix naman, yung medium naman na gagamitin natin,
ay good ano naman siya, well draining naman siya, so safe lang yun. So na ano na natin, lilipat ito siya. Yan, tapos this, so madalas na ginagawa base muna coco cubes, 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 ganyan para hindi makalat. Mamaya natin dilinisin. Yan, cubes, cubes. And then, kaunting itong medium na kaunti lang cubes or maliliit yung coco cubes. Tapos, lagay natin siya dyan sa likna. And then, i-arrange mo lang yung roots niya, existing roots niya na maayos yung pwesto at hindi mabali. OMG. Ayan. Tapos, sagdagan natin ng mix. Ayan. Pwede din pa, dahil nga hindi pa, dahil onti na lang yung roots na natira sa kanya, pwede natin siyang lagyan ng support o yung stake. Dahil isa lang din yung dahon na naiwan. So, siguro ay kamaya ito. Pwede na ito. Lagyan mo natin dyan. Siguraduhin walang matatamaang roots dahil kaunti na lang ang natira. Ayan. Tapos, let's add. And this. Tignan na, hindi naman kailangan punuin. Ayan. Kasi hindi pa naman siya, hindi pa naman gaanong madami yung ugat niya. At para din, kapag nagdilig tayo, ay hindi gaanong malaki yung area na kailangan nating patuyuin muna bago next dilig. So, yung sinabi ko kanina na kailangan niya dry yung soil niya ay yung medium niya, potting medium niya. Ayun ay kapag ka, yun yung kapag ka nagdidilig ka. So bago ka magdilig ay kailangan tuyo muna yung medium niya. So ito ay iba sa ibang halaman na kailangan moist yung kanyang medium. So ito kailangan daw dry. So kapag dry na siya at sure kang kailangan na niya ng dilig, ay saka pa lang talaga magdilig. Huwag masyadong sipagan yung pag didilig kasi ay mamamatay talaga siya ng tuluyan. So sana ito ay mag-survive and bigyan pa ako ng maraming dahon. So lalagyan, ang gamit ko palang pang tali ay twist tie. Kasi madali lang siyang gamitin. Pero if you have yung parang anong tawag doon? Velcro ba yun? Meron ako actually dyan. Kaya lang andyan pa nakapak pa. So ako na lang siya gagamitin. Pero mas ideal yun. Medyo mas may kamahalan nga lang as compared to twist tie. Yung twist tie mura lang kasi siya at napakahaba na niya. Napakadali lang din naman gagamitin kasi titwist-twist mo lang siya. Iingatan mo lang para hindi masyadong masikip yung pag-titwist mo kasi baka mabali naman yung petiole, itong part na ito. From the leaf to this one, eto, from the leaf papuntang stem, ito ay petiole. Tapos sa baba nito, ito naman yung stem niya. Main na parang connecting part to the other leaves. So, ayan. Ayan lang. So, hindi na muna natin siya didiligan. Siguro mamaya. Ay, diligan natin konti. Konti lang. Kasi baka tuluyang mabulok. So, that's all. Ayan lang. Linisin natin. Ayan. So, that's all. That's all for today. Sana mag-survive ito. I-update ko kayo ha after ilang weeks or
siguro month or months kung ano ang mangyayari dito sa ginawa nating paglilipat sa mga smaller na pot or the underpotting of the alocasia as what I've read na kailangan for a finicky kind of alocasia tigrina superba, the very gorgeous alocasia. Ayan. That's all.